Expect ng nating less sa kanya. Sa tingin ko, konting pagkakamali ko, ba pwede niya akong itumba. Nung binigay sa akin si Tipsy, di akala ko talaga prank yun eh. Sabayan ko yung mga wordplay niya, yung ganun. Talagang kumuha ko ng angulo na yung hindi na masyado nagagamit, yung nagagamit sa kanya. Susubukan kong putulin ng winning streak mo ngayon. Good luck sa atin, idol. Maraming salamat dahil tinanggap mo tong laban na to. FlipTop, unang versikulo 10, nandito naman ngayon sa Bayan ng Look, Occidental Mindoro. Shoutout sa inyo, may ganito palang lugar. At syempre, salamat sa pagtanggap sa amin dito sa Zoom meeting. FlipTop, mag-iay para sa parteng natin laban, oh. Yay! FlipTop merchandise, abangan nyo to. Jacket, Huawei, at kung ano pa, may silip niyan, mapupost naman namin yan. At syempre, isang malaking shoutout sa lahat ng tumulong sa amin sa Represent Collabs. Nandyan yung Workaholic, nandyan ang Villainwear A to Z, 1989 streetwear, hype beat, syempre kay Ninong Benji, ang tunay na may-ari ng FlipTop. At mga bagong dating din, syempre From Within, Batasismo, at lahat-lahat, makikita nyo naman yan, yeah. At sa kanan ko, representing Bataan pero galing pang Bulacan, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Tipsy D. Yeah! Yung, di ko alam, Tipsy Goes Random YouTube, Pimp Your Food Facebook, Workaholic Shopee, yun lang. 1870 streetwear nga pala, at yun, Workaholic, at syempre, Real Jokes Clothing, pero parang hindi naman sikat yung mga yun. Kaya, sa kaliwa naman, Cavite Represent, mag-iay tayo lahat para kay C-Quence! Yes! Shoutout sa Tropang Wet M at sa TL nilang si Ron Mendoza, Jeric Sid De Vera, Jedrick De Vera, Jomar La Vega, Kevin Limbo, sa cheese ring ni Mama Bear, tsaka sa best friend kong si Brian Gavia, kalabang ko na yung idol natin. Shoutout sa ano, shoutout sa nag broken hearted kay C-Quence. Kapal na mukha mo, grabe ka naman. Hindi nyo pwedeng saktan si C-Quence. Wala sa FlipTop. Kaya nanalo ng coin toss si C-Quence. Pinili niya mauna si Tipsy D. Pakinggan natin. Unang versikulo 10, unang banat, Tipsy D. Matanda na ako. Hindi na daw kaya sumabay sa mga bago. Mga gago. Malabo tong malaos. Mas lalo nga akong ginanahan. Para lang tong sapatos. Pagbago, masarap tapakan. Mukhang rapper na gumba. Instructor ng Zumba. Kung akala mo cool ka unano, you need more jakulpa. Undefeated to, naku po. Di naman sa ako'y demanding, pero yung height mo pang nakaupo. Ito ba magandang standing? Pero okay lang yan, bitch. Sit down. Be humble. Psych, tarantado. Ibabaon kita ng sobra para down to earth ka na masyado. Pero dahil di nauso ang libing, ako'y iyong cremator. Gusto maangat sa poster, ako'y elevator. Buhay mo'y madadali sa agad accelerator. Wala nang post-battle interview, diretso kang creator. Alam mo, rarime ko Terminator. Porque ikaw yung future, ako yung past. Ikaw yung bagong machine, ako paubos na ng gas. Di porque tapos na akong magpabida, aking makina'y dispalingado. Oo, wala na ako sa prime. Decepticon na ako. Kontrabidang tumupad ng pangarap mo, brother. Kaya dito ka baitang tandaan.
Kaya lang tayo nagkatabi sa poster kasi ang dali mong dakdakan. Pero higit pa to sa height advantage. Talagang nakaka-boring ka, kapatid. Feeling ko ako si Gulayat kasi nakakabato itong si David. Pero hindi ito kwento sa Bible, kaya malabo mong matawid. Ito'y kwento ng... Fuck! Yun na yung punchline! Hindi ito kwento sa Bible, kaya malabo mong matawid. Ito'y kwento ng na-choke mo na idol, kaya yung C-Quence na patid! Sa paghinga itong sisik, panggap lang. Siksikan, bars ko walang patlang. Siksikan, sa'yo matagal ang pagitan, double dose ng vaccine. Punches ko, 1-2 sawa, ma-overdose ka sa vaccine! Puntos kada linya, katunayan kita naman sa judging. Suntok ko balik bayan, inaabangan kada landing. And I can see that you're dead now. Sa aking sixth sense, winning streak mo papanaw. Nasa existence, parang TUV, XYZ, wait. It doesn't make sense. Ibig kong sabihin yung W wala sa C-Quence. Unang bala at C-Quence, pahinga natin. Unang versikulo 10. Kahit jokes na naman. Pucha, mahina. Gamit na yan. Parang jacket ni Enigma. Ayaw mo bigay. Kahit jokes na, putya, baliwala rin. Kaya nga tayo nag-battle eh. Kasi ganyan na pala kataas, tingin niya sa akin. Yo! Katatapos ko lang kay Ram. Gets ko na yung game plan, sir. Maaga mo ba akong binabalaan? Porket nagmamark na ako at hinahangaan, puro mark na, pinapalaban. Nung nalaman kong mark makakalaban ko, solid aba. Nakaramdam ako ng konting kaba. Akala ko yung may goating haba, o si Toti pa nga, yun pala ibibigay nyo sa akin. Si Pogi pala. Akala nyo ah. Ang pogi-pogi ni Mark, pang Starstruck First Edition. Oo, Mark Heras, imitation. Kaya tinanggap ko tong invitation kahit parang initiation. Kahit ma-ex pa ako ni Mark, it's still a win-win situation. Mark, win-win, di nyo gets yon. Kasi nga vintage to, na parang CD, Wade to. Sabi nila baka masira yung win strike mo. Kaso sa bars ako'y bartender. Mala T-Pain to, saking shots itong si T-K-O. Wasak na wasak ito ang big break ko! Tsaka para tumaas na rin yung TF ko. Practical lang tayo, yun ang real face ko. Kaya sugal na kong sugal, mala sweepstakes to. Para sa mataas na halaga, ako'y nakahandang harapin tong Squid Game ko! Real cage to! Talaga namang hayop sa set. Kaya pala, nagdala na kayo ng vet. Sabi ni Sir Arik, higitan ko daw yung Apex at Zenda. Kaya ipaparanas ko kay Tipsy di ngayon yung greatest top set! Kasi ano bang bago dyan? Magkukumpara ng veterano sa baguhan. Magyayabang ng achievements o kung anuman. Puro hype jokes na walang katapusan, kaya sabihin nyo sa akin ano ba ang bago dyan. Tama ba, Tips? Basang-basa ko na yan, parang praktisado na script. Kaya sa mga angulong na hagip, walang tanong nakalakip, kasi alam ko sagot mo di. Lahat lang nabanggit! Kaya kung feeling mo to, all season mo to, ipaparanas ko sa'yo ang autumn. Rap battle ngayong pandemic, ginagawa kong module. Usap-usapan na sa SOCMED, sa vlogs at mga forum. This small guy still dominating this small room. Kasi tong Lil Man, kayang maging big one. Ang madungisan yung standing ko hanggang dream lang. Kaya gamitin mo na lang ang iyong tatatatay machine at bumalik sa isa buhay 2019 kung gusto mo ang magkaroon ng 6-1 time. Alam mo ba na, Tipsy D, pahinga natin. Hindi na ako magre-rebat. Kilalaan ko itong second round para i-address ang issue. Sawang-sawa na ako sa mga rapper na pinanglalaban ng issue. Last battle iyong nilahad. Galit ka sa chismis. You can't deny. Bitch, please, you can't deny. Pinanood ko mga laban mo, chismoso ka rin. Ano tawag doon? Friendly fire? Puro pag-iimbento. Buti may nai-impresto. Sa grupo mong manifesto, malamang si Maritesto. Hindi rap skill ang chismis. Hindi ko alam ba't doon kayo nasanay. Kasi kung rap skill yan, edi sana marami ng MC na nanay.
Kaya brother, di ka artist, di ka hanay, huwag ka feeling. Di ka rapper, ikay rapist, hinahalay mo ang sining. Speaking of rapist, bago mo ko hanapan ang mixtape, ibubunyag ko muna yung tinatago mong sex tape. Seryoso. Alam ko bata ka pa, pero mas bata pa yun. Kaso-kaso ka! Kahit napapayag mo yung bata, gago, magkakakaso ka! Kala mo walang nakakita? Pwes hindi ako konsentidor! Kaya pala tawag mo sa nanay niya tita, kasi kamag-anak mo yung menor! Tangina na panood ko yung video, sanay na kayo kaya hindi lang yun minsan! Akala ko battle ni Jonas at Lipcram kasi nagtitirahan yung magpinsan! Ano, hindi totoo? Kung ayaw mong sabihin ako magsasabi, hindi yun totoo. Inimbento ko lang yun. O diba? Banong-bano na rap, kahit sino kaya yung gawin kasi ganun kayo kawak! Tangina, yung estilo nila madaling gamitin, plug and play. Pasabog nyo abunda, pasabog ko Michael Bay! Yung dakdakan, hindi kayo bagay dito, yung dakdakan ninyo, chismis pang kinatulfo. Liga to ng mga halimaw ang dakdakan dito, Giannis Antetokounmpo! Kaya si Monster, ikaw ay sirena, pinain ka sa Tipsy. Masyado pang hilaw ng hinain, pero kain tong sashimi. Sa FlipTop, mala Greek God, tinidor lang aking baon. Itong kraken yung nasamon, pinulutan ni Poseidon. Kaya gising, midget trapper, nananaginip ka iho. Wag feeling si Monster, ako ang big fish dito. Lagi itong sasagpang, magsitabi. Lalim mo pang pang pang, bitch ka kasi! Namnamin mo muna, ganun ang basic effective, parang untog sa simento. Yan ang kaibahan ng creatives na nagkikreate ng kwento. Pansin yung sequence sa TV, yung chismis huli sa balita, parang itong bagong MC na ngayon ay aking niluma. Saluan ba na ang sequence, paikan natin! Yung Martes bars niya, ano, candy pa. Yung Martes bars niya, sobrang lame niyan. Ginamit ko na yan kay K-Ram. Tsaka, nag-iimbento ng kwento, parang tanga lang. Bagsik, makaramdam ka naman. Yo! Binisita ko yung FB mo. Puro pagkain bumungad. Kaka-food trip di malabong, gumawa na rin to ng food trap. Buong pandemic, inatupad, puro lamutak. Habang ako, eto puro sulat kasi nagpapataba ng utak. Pero saludo sa Pimp Your Food. Kumikita na ang puta. Hena na galing sa iba't ibang klase ng ayuda. At putya, pinanindigan mo na talaga yung pagiging ratatouille. Yung MC naging master chef, lakas maka-move in. Kaya mag-focus ka na lang sa vlogs at sa cooking kasi yung rap career mo dito ko natatapusin. Kasi kapag siya gumawa ng bars, ang dami pang say. Bago makuha yung laman, ang dami pang tape. Ginagawa pa kasing complicated. Lakas maka-avril ng play habang ako simple lang. Kabila May! At wala akong masay. Nung niray mo yung Ivy sa candy, putya, ang hirap. Ganyan na ba talaga mga tugmaan ng veterano sa FlipTop? Paanong di mabubutasan yung tugmaan pang G-spot? Beach walk! At recap, di ba mahilig ka mag-reference sa labanan? Sakto namang, may iba akong pinaghahandaan. Kasi kukuha ako ng lisensya na parang enforcer sa daan sa kaka-review ko ng kalsada, nakaisip tuloy ako ng paraan. Kasi naman, sir, biglaan yung alok mo, di na ako kumontra. Kaya gumawa na lang ako ng round about the way na parang rotonda. Tapos lalong na-motivate nung nakaramdam ng konting fame. Oo, magaling ka, Tips. No debate. Pero this time, please cooperate. Ngayong paangat na ako, wag mo na subukang mag-overtake. Kasi di yun safe. Rounds ko parang traffic light, oo, nagiging babala. Kaso tepo ka pa rin hayop ka kasi nga, tanga ka. Kasi wala daw siyang pake sa balakid. Kaya pader, naka-inkwentro. Kung umasta kala mo, hari, nang daan kaya wala siyang preno, sinuway mo yung batas, at tuluyan kang nadedo, ano pa bang aasahan nyo sa Tipsy na nagmamaneho? Bueno, dalawang TDC nakuha ko. Dapat lang na mag-celebrate. Theoretical driving course nung 28, tapos ngayon naman yung Tipsy's death certificate. Badaim! Uling bala, Tipsy, di ba ikan natin?
Tangina yung punchline niya, ratatouille. Sinigaw pa ng todo. Ratatouille, bobo! Tangina mo ka. At ako, nagluluto ako sa YouTube. Kung lalaitin nyo, madali lang yung lunukin. Wala namang kalait-lait sa pagluluto. Mindset yan ng palamunin. Tsaka nagpakulay pa ng buhok, oh. Tangina. Tindi ah, mati ni idol si Giliw. Mukha kang palabunutan na sisiw. Yo. Teka lang, game. Good morning, FlipTop. Sabi ni Akata, ito daw ay palugina. Paano naman kasi kung sino-sinong sinasalang ni Enigma? Pero dapat doon kayong pasalamatan eh, kasi binubuhay niya yung liga. Tama? Mali ka. Sinolo niyo yung Manila, kinalimutan Visayas, Mindanao. Pero para lang kayong manika, binihisan na wala pa rin galaw. Kung tutuusin, maswerte kayo. Solo niyo yung platform na sa inyo ang atensyon. Pero puta, bakit parang di pa yung sapat na motibasyon? Puro kamalasan ang aking napansin. Mula nang magsidating kayo, 2 taon nag-quarantine, puta, magsigaling kayo. Sanay na akong mag-inom sa bahay, pero lagi akong kinukulit ni Arik. Bawal lumabas, pero kailangan daw muling mag-bar ng alkoholik. Kasi alam niya kung rookie ako at nabigyan ng ganyang spotlight, buong taon pupunuin ko ng Tipsy the Highlights game! Ito ba yung idol nyo? Sablay ang bago nyong baraha. Mawawala na tong sequence, ako'y gagong mambalasa, oh! Bagong baraha, binalasa na wala sa sequence to. Tangina, tangina, tangina. Tinanggap mo yung derpe sa kong consequence mo. Yung tipong laging showtime kahit wala yung transgender, sagot ko lagi ang hotlines kahit hindi to call center. Kaya maupo ka na lang ngayong star ay dumating. Bench warmer, manood ka kung paano mambraso sa ring. Vince Carter, sarap mong sapakin, siya daw si Joaquin. Phoenix, kaya pala pang clown iyong lyrics, tapos ka sa baong kong titik na pang knockdown ni Paul Phoenix. Hindi ka Joker, hunghang, aking titiyakin na ako ang anti-hero. Patay ka on cam, imbis na Joaquin ang ganap mo ay De Niro. Kasi yung tunay na Joker nagwa-warm up pa. Daming gimmick. Kung sa bagay, mas masarap tsibugin yung bagong init. Ikaw gago, singit. Maling napadaan, maliit na magaan, madali kang daganan, baitang tapakan, mahinang nilalang. Sinubukan kong kumalaban ng bago, pero pangit. Bigyan nyo na lang ulit ako ng veterano. Delo target. Para maganda yung market. Ulit balat, sequence, fight natin. Inihira pa yung kulay ng buhok ko. Akala mo kung sino ka? Palibasa alalay ka lang ni Kurafika ako yung kakampi niyang si Kiluwa. Tsaka, tangay na sa buhok ko, dami niyang naisip na punchline. Punchline. Tangay na kasi nung nagkulay sa akin, ash gray, ginawa mo ash white. Yo! Pinanood ko yung laban mo kay Batas. Yung round 3 mo walang tumatak. Kada spit mo, parang brief mo kasi walang bumakat. Ang boring! Yung scoring pang football sa Tumal Brad. Masasabi ko na lang sa round mo, oh my God! Tapos sabi pa niya kay Batas, ibubuhos ko sagad. Sagad. Kaso yung resulta palpak, yung feeling na vaccinated ka na lahat-lahat tapos nasagasaan ka lang ng truck. Oo, wasak! Wasak! Sa Panginoon, ganun kanub si Loko. Bugbog sa Almighty pagka Bruce Tinodo. Kaya paano ka pa uubra sa tulad kong pati Olympus Ginoyo? Kasi mas mataas pa ako sa Diyos! Ako si Zeus Ginoo. Ano, tamang pakwela ba? Pampagood vibes lang, Repa. Kasi kapag ako na personal, asartalo ka na naman parang usapang about Nela. Speaking of Nela, naniwala ka naman, Repa, na sinabi talaga ni Nela na maliit yung alaga mo. Nagrebat pa ng hindi to maliit, maluwag lang yung kanya. Katangahan mo! Talaga namang, mema lang yung bitawan, yung dating bumuo sa kanya, nagawa na niyang siraan.
Kasi sabla yung depensa mo, parang si Harden. Sarap mong tadyakan, parang kickstarter. Apektado nung nasabihan siya na Lil Tadger. Kasi kanyang dick daw ay king size, ulul baka king badger. Eto tips lang, sir. Eto tips lang, sir. Para sa asawa mong laging 10 bits. Payo ko lang sa yung Esme, itong venue, pakicheck din. Yung Jenilyn ng buhay mo, yari siya kay Dennis. Pero tama na yung damayan. Masarap manalo ng may konsensya. Kaso nung sinabi mo yon, nagmukha lang na komedya. Kasi sabi mo kay Sak, mamatay na yung anak niya. Wala kang awa. Kayo ni Bagsik, bagay na magsama kasi gusto nyong may nasasaksihang may namamatay na bata. Pero pwede naman akong sumama sa inyong samahan. Kasi parang laban ko kay Sir Deo may mamamatay na bata. An! Kaya bakit naman ako matatakot sa iyo eh naka-anim ako? Lahat ng kalabang subok, tupok hanggang maging abo. Kasi ang tunay kong kalaban hindi itong pangit na to, ay kung paano ko hihigitan araw-araw yung dating ako. Kasi ako na yung untitled, unknown, underdog. Pero di ako nagmamaktol. Bagkus yun yung naging gasolina ko para maging underrated. Hanggang naging undefeated. Hanggang maging unstoppable. Kaya kapag ako pa rin nanalo dito, magko-call out na ako. Magsulat-sulat ka na mot. Collab tayo. Ito magingay para sa laban yun. Flip tapo na versikulo 10, Tom and Jerry magingay sa pambes para sa kanilang pareho. Shoutouts sa kanilang pareho palagi at palagi. Tipsy D at syempre kay C-Quence na tuloy-tuloy lang lagit na improvement, pataas lang pataas. Ang boto ng hurado, 5-0, magigay para kay Tipsy D. Shoutouts kay C-Quence. Yo, shoutout kay C-Quence, panahon niya na to. Shoutout sa asawa kong laging bitin, magdadalawa na anak namin. magiging tatay na ulit ako. Tapos, shoutout sa pinsan ko si Ate May, siya kasi Kuya Drase. Shout kay Lian Mansueto, Rishane Tria, CJ Nebres, Team Uncle Breaker, Tropang J, Kim Sabalvaro, at saka kay Hans Brian Sabayo. Yung FR00Z, sa totoo lang, ang hirap talaga i-judge, dikit na dikit. Parang pag bumabanat si Tip City, siya na yung ibabot ako. Pero pag bumanat si C-Quence, baboto ko rin siya. Pero kailangan ko mamili. Siguro, binase ko na lang sa mga hard-hitting lines, mga bars talaga na talagang malupit talaga, off the top. Kaya binoto ko Tip City. Yeah. Yo, yun, damsa. Judge na naman ako kahit wala akong bars. Si Ipong na bahala mag-imay. So, hindi, props kay C-Quence, pero yun, huwag niya natin pahabayan, all three rounds kay Tipsy. Okay, all three rounds kay Tipsy. So, in-expect ko na maganda yung laban, so, nag-punchline count talaga ako. So, pero binasi ko siya sa tumama sa akin, not just for the sake na may punchline lang, di ba? So, yun, so, Tipsy may 11 na tumama para sa akin. Versus may pito kay C-Quence. Round 2, I think mas layla yung round ni C-Quence doon. Pero 9, may 4 na tumama kay C-Quence, so Tipsy pa rin. And round 3, 10 kay Tipsy, 7 kay C-Quence. Overall crafting, may mga complicated or intricate na rhyme scheme si Tipsy. Not to mention the angles, yung round 2, yung sa ano may chismis. Siyempre, bago, refreshing pakinggan. So yun din yung mga tinitignan ko outside the punchline. So yun, overall. Pero shoutout pa rin kay C-Quence, sa mga paborito ko na mga bago. Yun. Yo, I'm Zayt, no? Shoutout sa Motors Battling. Binoto ko Tipsy D. Siguro kung round per round tayo, sa round 1 ay yun yung para sa akin ang pinaka naging digdikan kasi simulang-simula pa lang pagbanat pa lang ni Tipsy na parang sunod-sunod ng mga two-liners, sunod-sunod hanggang matapos. At sa tingin ko naman yung round 1 ni C-Quence, napantayan niya naman yung energy level na ina-expect ng tao o ina-expect namin bilang judge. At para sa akin, kung sa magbibilangan tayo ng sobrang solid na mga tumama, doon lumamang si Tipsy D para sa akin, in my own preference lang, walang kinalaman ng grupo ko, walang kinalaman ng kahit ano. At pagdating dun sa round 2, sa second round, para sa akin yun yung pinaka mahinang round ni C-Quence para sa akin. At
yung round with Tipsy na yun is para sa akin yun din yung parang medyo kung i-compare mo yung tatlong rounds na ayun yung mas mababa yung siguro parang yun yung pinakamahina sa tatlong round niya pag kino-compare mo. So sa dalawang yun, yung round 2 nila pareho, lamang pa rin ng konti si Tipsy di doon sa round na yun dahil ang ganda ng angles na napili niya. So para sa akin yung round 2 na punta yung kay Tipsy D. And yung third round, consistent pa rin si Tipsy D. So parang finisher na talaga to. Pero sa tingin ko doon naipon lahat ng punchlines na magaganda niya C-Quence. Lahat ng mga solid niyang angulo at magaganda niyang mga pinaka magaganda niyang sulat. Parang naipon doon sa isang round na yun na sana kung na equally divided niya yung sa lahat ng rounds. Tingin ko mas magiging iba yung bentahin ng laban. At yon para sa akin yung last round na yun, yung third round, medyo tabla. So, 2 rounds na punta kay Tipsy, yung round 3 nila tabla. So, binoto ko si Tipsy, shoutouts pa rin kay C-Quence, isa sa mga pinaka-solid na bago sa liga. para sa akin, yung round 3 yung pinaka-tigit, pero all rounds Tipsy pa rin. Kung quality ng punchlines, pareho sila naman sila. Pero mas creative lang si Tipsy sa rhyming pati sa angles. Tapos yung delivery niya mas ano eh, parang mas effective yung delivery niya sa akin. So yun, all 3 rounds Tipsy, pero shoutouts kay C-Quence. Grabe, nakaka-starstruck talaga, solid. Grabe yung mga punches niya, sunod-sunod talaga eh. Di ko kaya yung mga ganun. Kaya paano ka ba ako uubra sa tulad kong pati Olympus Ginoyo? Kasi mas mataas pa ako sa Diyos! Ako si Sus Ginoo! Yun nga, nabanggit niya kasi idol daw. Di ko alam kung na-intimidate siya, pero sa tingin ko meron pang C-Quence eh. Kaya sa tingin ko yung susunod na battle ni C-Quence, yun ang pinaka dapat talagang abangan. Para sa akin, sobrang ganda pa rin ng battle namin. Kung tutusin, maswerte kayo. Solo niyo yung platform na sa inyo ang attention. Pero puta, bakit parang di pa yung sapat na motivasyon? Puro kamalasan ang aking napansin. Mula nang magsi dating kayo, 2 taon nag-quarantine, puta magsi galing kayo! Ito, magdadalawang taon na yata itong quarantine battles, di ako sigurado. Pero nagpapakita lang yun ng katatagan ng liga. Kasi nandito pa rin tayo, nandito pa rin kami, nandiyan pa rin kayo, nakasuporta sa amin. Hindi pandemic ang makakapagpahinto sa liga, sa FlipTop. Malaking bagay talaga na nakakapag-perform pa rin tayo kasi malaking tulong sa mga katulad namin. Siyempre, parang trabaho na rin namin to. Nakakapagbigay aliw sa mga, yun na, sa bahay lang. Bukod sa negosyo sa workaholic, full-time na din ako content creator, balak nyo akong suportahan kahit hindi tungkol sa pagra-rap. Sana sundan nyo ako sa mga social media platform na meron ako tulad sa Facebook nga yung Pimp Your Food, sa YouTube yung Tipsy Goes Random, at nagawa na rin ako ng TikTok. Tapos sa YouTube, minsan pag sinusumpong naglalabas ako ng mga rap verses doon. Nag-rap ako, kung trip nyo, subscribe kayo sa channel ko. Sa mga sumusuporta sa akin dyan, patuloy lang na ano, yung support nyo, at maraming salamat sa ano, binibigay nyo na support sa akin. Gasolina kayo palagi sa akin, lagi kong paghuhusayan. Manalo matalo, lagi kong ibibigay yung best ko. Shoutout sa mga taga Langkaan dos dyan, Las Marinas, Cavite. Maraming salamat sa suporta nyo. Gusto ko na lang magpasalamat sa ano, sa mga yung transition ko sa pagra-rap, transition ko pagiging content creator. Marami pa rin na kahit papaano ramdam na ramdam ko kayo na tanggap nyo ako. Gusto ko lang malaman nyo na nagpapasalamat ako sa inyo. Taos puso na kahit na malayo sa pagra-rap yung ginagawa ko, nandyan pa rin kayo.